So, di ba tinanong mo kanina yung pinakamatanda? Ayan, pakita ko sa halika dito yan. So, sabi natin, dumating itong mga similya natin ang 19, siguro mga 1995? Ayan, so si, sabi ko si Memo, si Mapel, si Mabro, so ito, si Samrat, ayan. Itong mga to, ito yung pinakamatatanda, ayan. Yung oh. Pangalan nila parang pang-Indian yung tunog. Ito, Indian to, si Samrat. Ah. Diba, sabi, ang breed naman natin is Miura. Mm-hmm. Originally talaga is they are... The genetics of the ones that we have now are really Miura based. Mm. Kaya medyo... Nanggaling ng India. Oh, kaya ang pangalan oh, Indian pero, din. Pero it doesn't mean na kinuha namin sa India. Pero naikalat naman ni India yan noon sa mga iba-ibang bansa. So nakakuha rin kami ng Miura base. But not the Indian Miura directly from India. Kaya medyo pangalan ng India. Yan, si Memo, si Memoir. Ito matatanda na to pero pag... regular kasi si Aaron nagpakanyan eh. A part ng ISO namin is he has to check randomly each tank on a regular basis. Annually ba yan? Semi-annual? Depende sa procedure ng ISO. And just so we know na na-maintain pa rin yung motility. Opo. May nagkaroon na po ba ng incident dito na nawala? Or namatayan kayo? Ah, meron naman. Hindi maiwasan ang accident. Kaya multiple din yung aming one. You will notice, hindi lang iisa. There was a time nagkaroon kami ng failure nung tanke Sumingaw. Oh. Na para kasing thermos yan eh. Mm-hmm. Nabiyak yung kanyang vacuum. Oh, okay. Mm-hmm. So, it happens. So, that's the reason why we really need to store and we don't store on just one container alone to be able to, you know, backup. Mm-hmm. Pati records namin, hindi lang iisa. Mawala man ang isa, pwede namin i-restore sa mga centers ang records nila because we have multiple backups. Yes. Backup ni sa amin. Yan. Importante yan. Offsite backup, meron kami. Yan. So, that's also one reason why we have UPLB and Digdig. In the event na something happens, at least may backup din kami uli na semen. Hindi mahihinto yung service natin sa ating mga magsasaka. Yes, ma'am. For the AI, ito na yung final procedure natin. Mm-hmm. Hanggang ma-deliver na dun sa ating mga mga village... AI technician. AI technician. Yes. Ayan. So, meron bang ano... meron bang, di ba may mga trainings tayo, meron bang mga registered AI technicians? Yes. Paano natin malalaman kung registered yung technicians okay, natin? Okay, so we're trying to work out with the Unified AI program, pero sa amin, mayroon talaga kaming listahan and marami na rin kaming mga na-organize na sila, na may sarili na silang ID, na organized na kooperatiba na AI technician and they have a very good network. Dito lang sa Bulacan. Magte-text, kailangan ko ng naglalandi kalabaw ko. Sasabihin ng isa, ay, nag-AI siya ngayon. Naku, malayo ng konti. Ite-text niya sa kabila yung network niya kasama niya because they're already organized. So, hindi nawawala ang service na iahabol kasi, di ba, ang iksi lang, ilang oras lang ang landi. Hindi pwedeng mag-antay. So, the moment mag-text, kailangan tatakbo na yan. So, they have and... we have a list ng mga technicians and yung mga organized natin, they also have ID. Hopefully, lahat ng technicians natin sa nationwide through the Unified AI program will have a single ID na pwede nga ipakita. But right now, meron naman din sila sa, kahit sa PCC technicians group. So that's how we actually work with them. At saka, makikita mo kaagad kasi naka-label kaagad yung mga tangke nila. May PCC din eh. Ayan. So, hindi tayo masisingitan ng mga parang kuloro. Ay, hindi pwede. Oo. For one, where can they get the semen? Remember, we distribute through a network. Naka-centralize. Up to the AI technician. So, if you want to get, then you request from us and then we will course through to the proper center, regional center involved para sigurado kayong similya mong makuha ay na-maintain at igagarantee namin yung kwan. But the moment it leaves us or na-alis na kay technician, hindi namin mag-guarantee yun. Pero at the point ng use, at least kung nahawakan namin yan at naman nasundan natin yung procedure namin, we can guarantee the quality of the semen. I'd like to acknowledge din yung efforts ni PCC
sa pagtitrain ng aking kasamahan na technicians, no, under the Municipal Veterinary Office. Pinalala akong babae, babae naman yung ano yun. Ah. Lalo pa pala pagkamatanda na yung babae sa akin. Kung 30,000 lang yung sweldo ko sa abroad, hindi na ako may ibang bansa. Eh, dito lang yung halos nakukuha ko naman din. O humihigit pa rin. Sa ngayon, dahil sa nag-expand na nga kasi ako nakilala na ako ng lubusan at saka marami na akong posto. Ito yung pinaka-paper towel sila. Nung nag-work ako as company employee, parang mas malaki pa yung kita ko sa AI kaysa sa kuan, kaya tinigil ko na lang yun as nag-AI na lang ako ulit. Itong kalabaw, kasi pure ito, artificially inseminated ito ng pure din, ang ganda ng mga anak nito. Nung ako ay na-assign or nabigyan ng task to think about anong direction ng breeding program ng kalabaw natin. Immediately, what came to my mind is dalawa. Yung ating breeding program para sa ating native, hindi natin dapat pabayaan yan. So, we actually have a formal selection process for our native. Pero itong kalabaw rin natin, at the same time, nung previous na mga projects is, ang laki ng potential to develop it as a dairy. Bakit? Ang kalabaw natin, or even itong riverine natin na purebred, is truly adaptable sa ating Pilipinas na climate na hot and hotter. Mm. So you don't need to have too much of a problem sa adaptation sa mainit na climate. Pero yung capability or yung potential nila to produce milk, medyo mababa noon. So ang ating ultimate goal is pataasin natin ng pataasin ang lahi ng ating mga dairy carabaos para makuha natin yung kahit man lang 10 liters average para sa ating mga magsasaka. On the other side, yung gusto nating makita sa ating native na kalabaw is ma-maintain natin yung napakagandang qualities niya. Diba, very tame, ang ganda ng paa, ang ganda ng conformation. Pero gusto natin lumaki at bumilis lumaki. So we're doing that right now. Pero pagdating kasi sa animal breeding, there's no such thing as tapos na eh. It's a continuous process selection, never ending. Bakit? Once you stop the selection pressure, baka bumaba uli yung capacity. Yeah. So, hindi namin pwedeng sabihin tapos na tayo. Pero ito ngayon, right now, ang makikita natin. Masaya ang ating mga magsasaka. Normal sa kanilang makakita ng 7 liters, 8 liters na nakukuhang gatas ngayon. Can you imagine po pag naging 10 pa yon or more? So, yun yung continuous process. Ang pwede rin nating baguhin is, pwede nating i-refine later on ang pamimili natin ng magagandang genes. So, yun yung susunod natin gagawin. So, antayin nyo yun. Looking forward. Looking forward tayo doon. Babalik kami dito. Yeah, we will do that. Yes, definitely. Ang artificial insemination ay paraan para masigurong maganda ang susunod na henerasyon ng mga kalabaw. Pero hindi ito maisasagawa kung hindi dekalidad ang similyang gagamitin. Kaya ang Philippine Carabao Center sa pamamagitan ng National Bull Farm puspusan ang pag-aaral para mapabuti ang lahi ng mga kalabaw. Agree ako dyan!